So, i-record ko na lang siya para if ever na makalimutan nyo, at least ma-review nyo, you know. So, yung topic natin dito is hugai. Kopyahin ko lang, no? So, yung gamit ng pattern na to, yung gamit ng pattern na to is use to make suggestion or to give advice. So, yung gamit ng pattern natin dito, used to make suggestions or to give advice. Since dalawa yan, yung naka-top form, no, at saka yung naka-knife form, yung advice na, advice to do something, yung advice to do something, yun yung naka-verb top form, no? At saka yung advice, sorry, na, not to do something. Not to do something. Yun yung naka-verb knife form. No? Hindi kasama dito yung adjective at saka noun. No? Only for verb lang. Na naka-clean form. No? Dapat naka-clean form siya. So, for example, dito no, sa advice to do something. For example, para gaganda yung katawan mo, for example, para gaganda yung katawan mo, dapat mag-exercise ka araw-araw. No? Advice yan eh, to do something, no? Para gaganda yung katawan mo, dapat mag-exercise ka araw-araw. No? So, tara, daga. So, alam niyo na yung magkantino, hindi pa? So, tara, daga. Yuku. Naro, yuni. Ayan lang. Makakabanggit ako dito. Okay lang yan. Ibig sabihin ng karadaga iyoku narutamini, yun yung salitang para gaganda yung katawan mo, no? Tapos dito papasok yung verb tapong huga ides. Mainit si undo huga. Medyo nag-lag siya na kasi nagre-record na eh. Medyo nabibigatan. So, karadaga, iyo po narutami ni Mainichi Undusta Huga Ides. No? Yung ano dito, yung not polite dito, tanggalin mo lang yung des. Ito is not polite. No? Ito naman naka-polite. So, another example dito. Para papasak ka. Salita na. Mag-aaral ka na lang. Ito na lang.
mga mag-aral ka ng mabuti dahil may meron kayong isang district. Mas mabuting mag-aral ka na lang. Ito lang. Mas mabuting mag-aral ka na lang. Dahil meron kayong exam next week, no? Last example dito sa advice. Advice to do something, no? Ano ba yung mas magandang huwag kang uminom ng alak. Mas magandang huwag ka nang uminom ng alak, no? Advice din yun, eh. Lahat ng salita na advice natin, no? Kahit mabalik-balik ta rin mo yung Tagalog mo, basta yung konteksto ng Tagalog mo, advice to do something, gagamit ka ng ganitong pattern, no? So aray issue. Chicken. Ga ari maskara. So raisyo chicken ga ari maskara. Pinkusta. Uga ides. Pag nakakolokyal ka dito, tanggalin mo lang yung des, no? Andun yung sta, no? Yung verb natin. Ganun din dito. Undosta. So last dito. Mas magandang huwag ka na lang. Ayan, sir. Yung part na to is sa baba to, eh. Advice na to do something. Nalagay ko dito. Mas magandang, ito na lang, mas magandang uminom ka ng maraming tubig. Araw-araw. Mas magandang uminom ka ng maraming tubig. Araw-araw. So, mainichi. Lang. So, mainichi. Taksang. Miso. Nunda. Uga. I. Des. No? So, andun yung ano, no? Verb natin na nakatakom. So, dapat alam nyo din yung tanong dito. Yung tanong dito, no, is nani o sta huga idis ka? So, ano yung maganda kong o ano yung maganda kong gawin? O ano yung dapat kong gawin? No? Yung salitang nani, sta huga idis ka? Yung sta dyan is iba't ibang verb yung pwede mo ilagay dito sa sta. No? For example, na in love ako sa babaeng hindi ako gusto. Ano yung dapat kong gawin? No? Yeah. Marami yan, eh. Wala akong pera. Tapos exam na namin bukas. Ano yung dapat kong gawin? No? So, ito yung tanong niya. No? Medyo malawak nga lang ilagay mo lahat ng situation. Tapos dito naman sa advice na to do something. For example, no, mas magandang huwag ka na uminom ng alak. Ano pa? Mas magandang huwag ka nang manigarilyo. Huwag ka nang manigarilyo. Kasi masama sa katawan. Ano pa yung advice na to do something? For example, no, last example dito. Mas magandang huwag ka munang maligo dahil may lagnat ka. So, usaki o lumanay huga ides. So, ganun lang siya kasimple, no?
Naka-9-form siya. Lumanay. Na-sample dito. Mas magandang huwag kang manigarilyo kasi mas masama sa katawan. No? So, taba, kuha. Para Dani. Yukunai. Yukunai kara. Suwanai. Suwanai huga. Ides. So, taba kuwa karada ni Yukunai kara. Suwanai huga ides. Huwag ka nang mandigarilo kasi masama sa katawan. No? Na-inform natin. Yung suwanay, yun yung manigarilyo. Huwag ka nang manigarilyo. Yung salitang huwag kang manigarilyo, yun yung suwanay. No? Tapos yung tabako, yun yung sigarilyo. So, dito naman, last example dito. Mas magandang huwag ka muna maligo dahil may lagnat ka. No? So, nitsuga. Arimaskara. Abinay. Huga ides. Pagdating dito sa not to do something, ganun din. Ganun din, no? Tanggalin mo yung des pag nakakolokyal ka. No? Kasi hindi naman lahat ng tao is ginagamitan mo ng des. For example, yung kaibigan mo, hindi pangit na ano eh, pangit na lagyan mo ng des. Yung kausap mong kaibigan mo, tapos pamilya mo, tapos yung baba sa'yo, hindi siya ano, no? Advisable na nilalagyan ng desk kasi polite yan eh. Nag-polite ka sa kaibigan mo, pamilya mo. No? Hindi pangit siya pakinggan. No? So, dapat alam niyo din yung not polite. Tanggalin niyo lang 'yun, no? Tanggalin niyo lang yung desk, no? So, yun yung ibig sabihin dito na no, sa pinakauna. Tapos dito. Niyo no. Salit na. May sinasabi dito eh, depending on the situation, this is Christmas. Therefore, consider the context. Basahin ko lang yung sinasabi dito, no? Yun eh. I would like to see some. So, it's like a situation. Yung taraides, pareha lang kasi ng translation. Meron tayong pattern na yung translation magkapareha lang, no? Kaya lang dapat alam natin yung konteksto. Yun yung mahirap sa ano, sa Japanese, no? Sa English at saka sa Tagalog, pareha ng translation. For example, no, kahit ito lang din 'yon, no. Yeah. For example, gusto kong kumain ng ramen. Gusto kong kumain ng ramen. Ano yung maganda kong gawin? No? Gusto kong kumain ng ramen. Saan yung maganda nga? Saan yung ramen shop dito? Dito na. Saan yung ramen shop dito? Ito yung sa tara eh. No? So ramen, oh. Tabitay. This guy. Ramen. Yeah. What? Doko. Doko this guy. For example, for example, yung pangalan ng ramen shop is Farmer Shop, no? So, Farmer Shop, eh? Itara. Ides. No? Mas magandang pumunta ka sa Farmer Shop, yun yung ramen shop, no? Pangalan lang na, no?
ramen shop to, no? Parehan ng transition kasi. Mas magandang pumunta ka sa farmer shop. Ito naman ganun din, mas magandang parehan ng ano, thoughts. Kaya lang sa Tagalog lang pareha pag titingnan mo siya. Kaya lang yung ano dito sa tara suggestion. Tapos yung huga naman yung ganitong sentence, no? Yung ganitong pattern. Yung binibigyan ka ng comparison na implies a comparison and a choice between two. Implies a comparison and choice between two. No? Bakit? Mas magandang uminom ka ng maraming tubig araw-araw. Binibigyan ka ng choice, no? Dito, yung salitang mas magandang uminom ka ng maraming tubig araw-araw. Hindi ka obligado na iinom. Nag-suggest lang siya. Pwede kang uminom, pwede kang hindi. No? Ito naman, sorry. Nag-implies lang siya ng comparison, no? Dito. And nag-implies lang siya ng comparison dito. Dito naman is nag-suggest. Punta ka sa farmer shop. No? Yeah. Punta ka sa farmer shop. Suggestion to dito. Tagalog kasi is ano eh. Pareha lang talaga eh. Ito no, simple suggestion is given. Tahuga idis is implies a comparison and a choice, no? So, analis na po dito sa tara idis. Mas magandang mag-aral ka ng Nihongo. Kasi yung pinanggalingan is gusto kong pumunta ng Japan. So, gusto kong pumunta ng Japan. So, siyempre, yung ma-isa-suggest niya, dapat mag-aral ka ng Nihongo. Ito, wala namang pinanggalingan eh. No? Ito, may pinanggalingan yung gusto kong pumunta ng Japan. Nihon e ikitai desu. Ano yung dapat kong gawin? No? Nani o sitara idis ka, no? So ano yung dapat kong gawin, no? Nani o sitara idis ka, so Nihongo o binkyo sitara idis, no? So Nihongo o binkyo sitara idis, yung suggestion kasi yung pinanggalingan gusto niyang pumunta ng Japan. Dito, nakikita niya yung situation na gano'n, no? Walang salitang ganito. Yung pinanggalingan. For example, dapat kang uminom ng ano, tubig araw-araw. No? Walang salitang ano. Walang pinanggalingan na ano, no? Na kagaya dito. Yung tahuga ites. So, dito is suggestion. No? Tapos dito naman is comparison. No? Choice between two. So, yun yung pinagkaiba eh. Choice between two things, even it is not expressed in words, no? So, I hope nag-gets to dito, no, sa huga ides. Kasi may exam kasi, ano yung pipiliin mo? Tara ides or huga ides? Medyo, kung hindi mo alam yung thoughts, magkakamali ka talaga ng pili, eh, no? Lalo na dun sa GLPT. Para magkaiba lang to, para magkapareha lang to, no? Dapat alam mo yung thoughts, no? Ay, nilalagay ko talaga yun eh. Description, no? So, ngayon dito naman sa isa, yung sadisyo. So, man.
Tapos disyo. So this sentence pattern expresses the speaker inference from some information he or she has. So yung topic natin dito is disyute, no? Pag hindi mo din alam to, yung sinasabi na yan, may disyute tayo doon sa N5, ma-misinterpret mo rin siya. So, dapat alam mo to, no? Yung paliwanag niya expresses the speaker's inference from some information he has. Ibig sabihin, will, sigurado siya doon sa sinasabi niya. Bakit? Meron siyang inference doon sa sinasabi niya. For example, ulan bukas. Bakit niya nasabi na ulan bukas? Dahil meron na siyang inference doon sa information na sinabi niya. Siguro nakita niya sa balita o ano yung kung ano yung dahilan, no? Nabasa niya na sa newspaper, no? For example, dito sa verb. Si Mr. Yamada ay uuwi na bukas sa Japan. Si Mr. Yamada ay uuwi na bukas sa Japan, no? So expresses the speaker's inference ito. Sure siya dun sa yung will, no? Asta wa ami ga furo disyo. Ibig sabihin, uulan bukas, no? It will rain tomorrow. Bakit yan nasabi na uulan bukas? Dahil dun sa information na nasa kanya. Some information he she has. Siguro na nabalitaan yan, ano? Yun, no? Weather forecast, for example, ganyan. So, Yamada sangwa. Asta. Nihon e. Kairo disyo. No? So, si Mr. Yamada ay uwi na bukas sa Japan. So, Yamada sang wa asta niyo ni Kairo disyo. No? Pag yung disyo, nilagyan mo ng question mark yan, iba na yung meaning. No? Doon sa N5. So, may nagtatanong kasi, ano yung pinagkaiba ng disyo doon sa N5 at sa N4? Doon sa N5, mayroong question mark. Dito, wala. No? So, another example dito sa verb. For example, no? Yung, sabi lang, mag-aral yung kaibigan ko ng Nihongo. Mag-aral yung kaibigan ko ng Nihongo. So, tumurachi wa Nihongo o Binkyo suru disyo. So, yun yung ibig sabihin dito sa part na to. Yung pinagkaiba ng ganito. For example, dito. Pareha lang din ng translation eh. Binkyo shimasu. Mag-aral yung kaibigan ko ng Nihongo. Tumurashi wa Nihongo binkyo shimasu. Pare na translation na kailang dito sa kailang dito sa salitang shimasu. Hindi siya sure, no? Ito masyadong sure to eh. Will. Sure. Dahil meron na si information, no? Dito naman sa isa walang ganitong salita na sure, no? Ito. Walang information na nasa kanya, no? Pero pwede mong masabi mag-aral yung kaibigan ko ng Nihongo. Pero yung salita na yun, hindi siya sure. Walang information eh. No? Na nasa kanya. Pero pareha lang ng pareha lang ng transition. Tapos yung simas,
is pwede mong ma-apply sa sarili mo. Example, watashi wa nihongo o binkyo shimasu. Ito na. Mag-aaral ako ng nihongo. Watashi wa nihongo binkyo shimasu. Yung disyo, hindi mo pwedeng i-apply sa sarili mo. Yun yung pinagkaiba dito, no? Kasi pag nilagyan, ni ginanon mo siya. Binkyo suro disyo. Mag-aaral ako ng nihongo. Pareho lang ng translation, eh. No? Pare lang ng translation, mag-aaral ako ng nihongo. Kaya lang, ang problema dito, hindi siya pwede i-apply sa sarili mo. No? Kasi yung konteksto is some information he has. Siya na yung nagsasalita sa sarili niya. So, yun yung pinag-aiba ng dalawa, no? Yung shimas, pwede sa ibang tao. Pwede din sa'yo. No? Yung disyo is, sa ibang ano lang, information mo lang na nakuha sa iba, no? Na ganun yung mangyayari. Tapos dito naman sa adjective. For example, mahal ang karne. Mahal ang karne. Karneng baboy. So, ni, buta ni kuwa. Takay. Disyo. Kasi kasama yung adjective dito, no? Ibig sabihin, mahal ang karning baboy. No? Meron ng tao dito, information na nasa si bakit nasabi mo to. No? So, na example dito, malamig ang Japan. Malamig ang Japan. Nihon wa samui. Samui disyo. Yan. So, yun yung sa adjective. No, dito naman sa adjective. For example, no. Mahirap ang Nihongo. No, mahirap ang Nihongo. Nihongo ga taihin disyo. No. So, Nihongo ga taihin disyo. Mahirap ang Nihongo. May example yata tayo dito ng ano? Wala nga lang ano dito example ng na adjective at saka ay adjective. No? Sa madaling ano, no? Sa verb siya is will yung pinakamadaling maintindihan pagdating sa verb. Ito. Will to eh. Kaya lang, hindi ako mag-stick doon sa salitang will. Ito. Pag verb, yun yung pinakamas madaling maintindihan. Yung gamit ng disyo, will. Kaya lang, hindi ako mag-stick dyan. Dito ako mag-stick. Bakit? Dito kasi is, wala ka namang, hindi mo na mababanggit yung will eh. No? Dito sa pagdating sa adjective. No? Hindi mo na siya mababanggit. No? So, another example dito. Mahirap salitang. Ano ba yung sa adjective? Magaling. Si Mr. Tanaka. Magtinis. So, Tanaka sangwa. Tinisaga. Juice. Juice. Yeah. Sabi mo lang lahat yan dahil ando na yung may knowledge ka na, no? So, yung sa ano pinaka mas madaling maintindihan, no? Para masabi mo ito, experience mo talaga bakit mo na sabi na mahirap ang Nihongo, no?
Iba naman is ano lang eh. Yung pinagkaiba ng Nihonguga Thai Hindis, no? For example, nabasa mo lang, mahirap ang Nihongo. Iba talaga yung ano mo, na ano mo talaga eh. Na-experience mo, ganito pala yung ano. Andun, na-experience mo yung ano, no, situation. Ganito pala yung Nihongo, napakahirap. No? Pero pag nabasa mo lang, mahirap yung Nihongo. Wala ka namang knowledge eh. Pero narinig mo lang, nabasa yung Nihongo. Walang information, wala masyadong information, no? Yun yung ano, Nihongo at Thai Hindis. Kaya kagaya ng nabasa ko, no? Ano lang, wala information masyado, Nihongo ga Thai, mahirap ang Nihongo. Walang details niya. Nihongo ga Thai Hindis. Dito, Nihongo ga Thai Hindis 'yon. Andun talaga 'yung tama, experience mo talaga, no? Andun talaga 'yung lahat ng information na nasa isip mo. Ay mo nasabi 'yung mahirap 'yung Nihongo. Kasi na-experience mo. So dito naman sa noun, for example, si Mr. Tanaka ay mayaman. Bakit nakita mo yung ano niya eh? Ari-arian niya eh, no? Tanaka-san wa oka ni mochi disyo. Tas example dito sa mayaman. Sa noun. For example, no? Tell it now. Ano biro wa? Ito. Ano biro wa? View in? This one. Ibig sabihin, yung building na yun ay isang hospital. So, yun yung ibig sabihin dito, no, sa pinaka isa, no, sa number 2, no. Yung some information she has, no. Tapos yung tanong doon, lagyan mo lang siya ng ka. No. Yeah. Lagyan mo lang siya ng kano. For permission, question. Nihongo ga Thai Hindis yoga? No? Mahirap po ba ang Nihongo? Yeah. Pwede mo sagutan ng Hai Thai Hindis. Pag-iin naman Iye Thai Hindis. No? So, I hope na-gets to dito. Meron naman paliwanag eh. Madali siya maintindihan. Tapos dito naman sa number 3. Kamu shirimasen. Maraming ganun, no? Yung sinasabi ko na magkaparehan ng translation. Magkaiba ng konteksto. Lalo na yung ano, no? Mga pattern natin. Daming ano eh. Pattern na magkapareha. Iba-iba pala yung gamit. Link form. So, dito naman, yung kamushirimasen expresses the speaker's inference. Expresses the speaker's inference and means that there is a possibility. That some event or state occurred. Occurs will occur. The degree of certainty. How is the degree of certainty how is much lower than this show?
The lower at the degree of certainty, however, is much lower than with this thing. So ngayon dito naman sa kamusirimasin, no? Ganun din yung gamit niya. Kasama yung verb, adjective, na adjective, pati yung noun. So yung kamusirimasin is speak, expresses the speaker's inference and means that there is a possibility that some event or state occurs will occur. The degree of certainty, however, is much lower than with this year. Ano pala to? Yung gamit niya is there is a possibility, hindi sure, no, hindi sure. For example, there is a possibility na makakapasa si Mr. Juan sa exam, no. There is a possibility na makakapasa si Mr. Juan sa exam, no? So Juan Sangwa, tapos si Kini Gokaku, dapat naka-plinform, no? Suru kamo shirimasen, no? Pag gusto mong mag not polite, no? I-ano mo lang to? I-sirenay mo lang yung dulo. Tamo, siri. Ito naman nakapolite. No? Siguro, alam nyo kung kailan magpolite at saka mag not polite, no? Itong sirimasin, nakapulite siya. Si Rinay is naka-not polite, no? Baka kasi mag-sirimasin ka pa rin dun sa kapatid mong babae na tapos nakakabata pa, no? Pangit din siya pakinggan. Ito yung gagamitin nyo. Tapos, ano example dito, no? So, there is a possibility. Na, pero, there is a possibility na salit lang na pupunta si Mr. Tanaka sa company bukas. Sa madaling maintindihan, yung kamusirimasin na yan, yung siguro, no? Yung siguro. Siguro pupunta si Mr. Tanaka sa company bukas. Or there is a possibility. So, hasta Tanaka-sama. Tapos, kaysa iku kamu shirimasen. No? Kamu shirimasen. No? So, yun yung sa ano, no? Yun yung sa verb. Sure, sentences. Yung sa verb makapasa, ano po yung verb? Gukaku. Suru. Gukaku suru. Yan. Yung ano sir, yung pula, no? Gukaku. Gukaku si mas kasi yan eh. No? Makakapasa. May tanong pa dito sir? Hello? Wala siya. Ay, okay, basta siya. Wala na. So, dapat hindi kayo magkamali dito sa ano, sa tuumoy mas dun sa ano, no? Ito, pareha lang din ng transition eh. Yan. Kung naalala niyo yung in 5, no?
Kung naalala niyo yung in 5, pareha lang ng transition. Ito. Umoy. Mas. I think, pareha lang din eh. Yung there is a possibility, yung there is a possibility is ano din yan eh. Tawag dito, iniisip mo din yan eh, no? Ito umoy yung mas. Kasi pwede mo naman i-translate yung kamo si Rimasin na siguro makakapasa si Mr. Juan sa exam. Yung there is a possibility siguro, no? Dito naman siguro din nakatumoy mas. Kasi iniisip mo din to, no? Magkaiba ng konteksto. Yun yung mahirap doon. So, huwag niyong kalimutan about doon sa tuumoy mas. Yung thoughts niya is expresses conjecture. Expresses conjecture. No? Yung akala. So, dito naman sa kamusirimasin, my inference, no? Speaker's inference expresses speaker's inference, no? Kasi ano eh, mapagsiting naman sa Tagalog, no? O medyo magkapareha doon sa Tagalog, no? At saka sa English, magkaiba ng meaning doon sa pagbabasahin mo siya in Japanese, no? So speaker's inference, ibig sabihin meron kang nakikita. For example, ito yung pinanggalingan. No? Palaging, hindi na, for example, no? masipag mag-aral si Mr. Juan. Yun yung nakikita mong inference, no? Masipag mag-aral si Juan, Mr. Juan. Yan. Siguro makakapasa siya sa exam, no? Si Mr. Juan. Ito yung ano, speakers, ito yung speaker's inference niya. Nakikita niya doon kay Mr. Juan. May inference, no? Doon sa kamusirimasin. So, Juan-sangwa. Juan-sangwa. Tapos, being unique. Kin Bendis. Hindi ko na lang nilalagyan ng inference, eh. No? Diretso na doon sa kamusirimasin. Ito naman sa expresses conjecture. Yung ano, tawag dito? Akala sa madaling maintindihan. Akala. Paano ba sa, for example, no? Yung punta, kailan lang. Iniisip ko na mag-aaral ako ng Nihongo. No? Iniisip ko na mag-aaral ako ng Nihongo. So, Nihongo. Bingkyo. Suro. Ko. Umoymas. Walang inference. No? Yung iniisip ko na mag-aaral ako ng Nihongo, wala namang pinanggalingan eh, na kagaya dito sa sinasabi dito sa taas, masipag mag-aral si Mr. Juan. Dito naman, paano mo nasabi yung iniisip ko na mag-aral ako ng Nihongo? Wala ka namang nakitang dahilan. Ano no? Iba talaga siya no, dito sa iniisip ko siguro mag-aral ako ng Nihongo. For example, wala akong pera. Gusto kong pumunta ng Japan. Gusto kong mag-ipon. Siguro mag-aral muna ako ng Nihongo. Hindi yun ano eh. Iba siya sa inference kaysa doon sa ano. Tawag dito, expresses conjecture. No? Yung akala dito, siguro uulan. No? Siguro makakapasa. Siguro makakapasa si Mr. Juan sa exam. To may mas. Dito, may ano no? May, for example, ito. Yung sa expresses conjecture.
since wala siyang inference. Kung magsisikap ka, kung magsisikap si Juan, si Mr. Juan, si Mr. Juan, siguro, kung magsisikap si Mr. Juan, siguro makakapasa si Mr. Juan sa exam. Iba yung kung magsisikap si Mr. Juan, makakapasa siya sa exam. Kaysa, masipag mag-aral si Mr. Juan, siguro makakapasa siya sa exam. Hindi to ano, hindi to inference eh. Kaysa dito. Iba yung pinanggalingan eh. So, yun yung ano no, yun yung ibig sabihin dun sa to mo, mas medyo mahirap nga lang siya eh. Pareha ng translation sa Tagalog. Tapos dito naman sa ano, sa I adjective. So for example, siguro mahal yung tawag dito, gulay ngayon. Bakit? Siguro mahal yung gulay ngayon. Ano yung nakikita niyang inference? Dahil Christmas. Yeah. Dahil Christmas. So, Christmas. Dahil Christmas yung ano, conjecture kung, no? Kung mag-aral siya. Ito naman dahil, no? So, Christmas na ano de? Ito na. So, kori sumaso de skara. Yes, ay ga. Takay ka muslimasin. Yan nun eh. Pag sa Japanese, Christmas man or hindi Christmas, ganun pa rin yung presyo. Walang pinagbago dito. Biglang magmahal pag Christmas, no? Sasamantalihin talaga yung panahon. Lalo na yun, no? Pa-ticket ng aeroplano. Hindi ka makakawi basta-basta kasi almost triple yung ano ng aeroplano, ticket. Sa Japan, mag-Christmas man yun o hindi, ganun pa rin yung presyo. Maganda nga doon, no? Walang problema sa ano. So, so siguro mahal yung gulay ngayon dahil Christmas. Kung sumaso di skara, yasay ka, takay ka musrimasin. No? So, another example dito. Anyway, halit lang, no? Siguro mahirap mag-aral ang Nihongo. Lagyan natin ng inference dahil huminto yung kaibigan ko sa pag-aaral. So, tumunat siga, tapos Nihongo no binkyo ni yamita kara yan taihin, no? Nihongo ga taihin, Nihongo ga musukashi. Kamu sih masin. No? So Nihongo ga musukashi, kamu sih masin, no? Yun yung sa adjective, no? Bigyan naman natin ng example yung sa adjective. Doon sa wala pang copy ng mga adjective, bibigyan ko lang kayo dito na saglit. Baka wala pang may copy doon. So, paki-memorize din dito, no? Yung adjective na ito. Kasi palaging nababanggit sa ano eh. Palaging nababanggit sa lesson natin. Useless din kasi pag palagi kong binabanggit ito, no? Pag wala kayong alam na adjective. Yan, adjective, paki-memorize lang. No?
Susa na adjective. So dito sa adjective, no? For example, dali lang. Kubin, nigyaka. For example, ito, no? Nigyaka. No? Adjective natin. Siguro, maraming tao ngayon sa mall. Bakit? Ano yung nakikita mong inference? Dahil Linggo. No? Siguro maraming tao ngayon sa mall dahil Linggo. So, Nitsiyubi. Deskara. Morode. Morode. Hituga. Nigyaka. Morode. Ano na, understood na yung salitang nigyaka. Maraming tao. Nigyaka. Dato. Kamu, shirimasen. Pagdating sa adjective, no? Huwag mong kalimutan yung da before ka magto, kamu shirimasen. No? Pagdating sa adjective at saka noun, huwag mong kalimutan yung da before ka mag salita. Nigyaka. Dato kamu sirimasen. Dato kamu sirimasen, no? Salita dito. Awanay. Wala nga lang ano dito eh, no? Sorry, sorry. May ano pala dito. Naka-cross out pala yung da dito, sorry. May namali lang ako ng lagay. Kasi naka-cross out yung da eh. Ibang pattern pala yun. Nigyaka kamu sirimasin lang. Kasi naka-cross out siya, no? Hindi ko kasi naka-cross out dito eh. Dali na, no? Hindi ko nga naka-cross out dito. So, ganun pa rin siya. Nigyaka kamu sirimasin. Siguro maraming tao ngayon sa mall dahil Linggo. So, nitsiyo bilis kara, morode, nigyaka kamu sirimasin. So, another example dito. Animal. Salit lang. Ito. Ski, no? Ski. For example, siguro, gusto ni Mr. Tanaka ng adobo. No? Siguro gusto ni Mr. Tanaka ng adobo kasi palagi siyang bumibili. No? So, Tanaka sangga o Tanaka sangwa adobo o adobo o yoku kate imaskara kate imaskara ski kamu sirimasen. No? So, yun yung ibig sabihin dito sa adjective. Last dito yung noun. Binigyan ko lang ng tigdadalawang example para mas ma-review nyo siya. For example, dito sa noun. Sorry, yung last example po. Bakit imas? Ito? Hindi arimas. Kate imas? Kasal... Kate imas. Yung previous pattern natin sa N5. Yung previous pattern natin sa N5 na currently doing. No? Yung habitual. Ito. Habitual doing. Wait lang. Habitual. Imas dito. Worthy from. Nara, andito. Lesson 14, ha?
Season 14. Dito. Yan. So, verb T form imas. This sentence indicates that a certain action or motion is in progress. Yung habitual action, meron pang isang gamit ng verb T form imas eh. Maliban dito, meron pang ano no? Meron pang gamit yung verb T form imas. Iba kasi yung paliwanag dito. Yung habitually action, no? Yung palaging ginagawa. Dito, kasi palagi siyang bumibili. Parang habit na niya, palagi bumibili ng adobo niya. Ayan, naka-verb T form imas ako dito. No? Sa in 5 siya. No? So, wala nang tanong dito, sir, sa verb T form imas. Okay, sir. Wala na. Salamat po. So, dito naman sa noun. Example, siguro. Siguro, sinisi. Siya. Bakit? Siguro sinisi siya. Ano yung nakikita mong inference? Dahil, alam niya magturo. Alam niya magturo. So, uchi maskara, osiera, osiru, kutoga, diki maskara, ano hitua, sensei. Kamu siri masin. No? So, siguro sinsi siya dahil alam niya maturo. No? Yung tumoy mas, siguro sinsi siya dahil yung mukha niya parang ano, walang ano, no? Walang inference. Wala, hindi talaga. Dahil yung mukha, yung ano lang, parang kinuhulaan mo lang siya. No? Iba yung inference talaga sa possible sa ano sa kamo si Dimasen. So dito naman last example dito siguro. Saglit na no. Ano yung mga siguro natin dito? Siguro mayaman siya. Kasi naka Lamborghini. Siguro mayaman siya kasi naka Lamborghini. So Lamborghini oh. Ano ito ah? Lamborghini, oh. Ilan kasi naglalagi. Mute. Mute imaskara. Ito naman yung kinamit ko dito na tiimas is yung to possess at saka yung beholding. Yung meron siyang bagay na ganun, no? So, ano ito? Lamborghini, oh. Mute imaskara. Pukani mutsi. Kamu sirimasin. No. O kanimutsi, kamo serimasen. Yun yung ano no. Yun yung tinutukoy dito na speaker's inference. Lahat ng dahil ko dito na in example ko, no. So Lamborghini no. Ano pala? Ano lang pala, poster lang pala na nakapangalan ng Lamborghini. So yun yung ibig sabihin dito sa part na to, sa number 3. Tapos dito naman sa Kito tabon musikastara. Kito tabon musikastara. Gusto ko sana i-differentiate pa yung tumoy mas kaya lang masyadong mahaba yung tumoy mas din eh. No, hindi ko masyadong ma-differentiate. Tumoy mas. Kapareha kasi ng translation din eh. Kasi nasa invite siya, masyadong mahaba. No? So, Kito is yeah, ano siya? Finally. No? Tabon. Perhaps. Ito mga adverbs to, no? Musika, stara. Yung ano, assuming, no? For example, for example, assuming mayaman ako, no? Assuming meron akong bahay, ganun, no? Yung musikastara. So, yung Kito dito, this adverb
indicates the speaker is quite certain of what he is of what he she is saying, no? Quite certain. Sorry. Mali yung ano ko dito. Kasi quite certain eh. Of what he she is saying. Sa madaling salita, sure, finally yung nalagay ko eh. Sorry. Sa madaling maintindihan, is sure. Kasi yung nakalagay doon, quite certain of what he is or she is saying. For example, siya, sure ako na uuwi si Papa ngayong araw. Ngayong araw kasi birthday ko. Yeah, sure ako na uuwi si Papa ngayong araw kasi birthday ko. No? So, kyo wa watashi no tanjoubi desu kara. So, kyo wa watashi no tanjoubi desu kara achichi ga kitto kaerimasu. So, last example dito sa kitto. Sure ako na makakapasa ako sa exam. Makakapasa ako sa exam. Dahil dahil nag-aaral ako ng mabuti at madali lang exam. No? Dahil nag-aaral ako ng mabuti at madali lang pero ganun eh. No? Sure na sure sa sarili, no? Na makakapasa. So, shiken wa kantan. Kantan de. Tapos, yoku binkyo stakara. So, shiken wa kantan de yoku binkyo stakara. Tapos, gukaku. Kitto. Gukaku suru. Gukaku shimasu. Sorry. So, shiken wa kantan de yoku binkyo stakara. Kitto gukaku shimasu, no? So, may example din dito. Mirasan wa kitto kimasu. Sure ako na dadating si Mr. Miller, no? Hasta kitto ami disyo. So, sure siya na uulan bukas, no? Yan, andun na pala yung surely, no? Kasi quite certain eh. Quite certain, ibig sabihin sure, no? So, yun yung sabihin ng kitto dito, no? Dito naman sa tabon, yung perhaps, no? Yung maybe. So, this adverb entails less certainty than kitto. And it's mostly used with this joke. As shown in, tabon is very often with to omoimasu. No? Yung ano pala, yung yung tabon is less certainty. Yung less certainty, yung ano, no? Yung perhaps. Perhaps yun yun eh. Parang hindi sure eh. No? Less certainty. Tapos, palaging ano, ginagamitan ng disyo at saka yung to omoimasu. Sinasabi dito, no? Disyo at saka yung to omoimasu. No? Mirasan wa kuro disyo. Mirasan wa kuro disyo ka. Tabon kuro disyo. No? I guess so. Do you think Mr. Miller will come? I guess so. For example, no? Do you think na makakapasa ka sa exam? Do you think
na makakapasa ka sa exam. Sige ni. Guka ako. Dapat naka, ano yun, dapat naka-pinform yun. Guka ako suru. Disyoka. No? Guka ako suru disyoka. Tapos, I think so. Or I guess so. So tabun go ka ko soro disyo yan no tabun no is is a certainty no or perhaps or siguro no or maybe ay sensei pareha lang bakit may disyo tapos tabun diba ang disyo Shovel. Ito to? Ito? Ito? Yung sure? Yung sure? Ito to? Eh. Ito, sinusundan natin. Ito, bakit siya may disyo? Tapos yung ininang disyo is ano? Tawag dito? Yung sure kanina? Yung, tawag dito? Ano yung sinabi ko kanina dun sa disyo? Yung, meron ng information na nasa kanya, no? Kaya sure niya na ganun yung ano mangyari. No, tapos, nilagyan ng kit, sorry. This adverb intelligence. That's dito and mostly. Yung disyo dito. Tapos, tapos is very often used with umuimas. So, hindi ito yung disyo na alam natin noong kanina. Ay. Ito. Marami kasi yung meaning ng disyo eh. No? Okay, sensei. Yung disyo is polite. Mas polite dun sa this. Yung, for example, pwede po bang pumasok? Pwede po bang pumasok? Yeah. Height mo? Height mo? Height mo? Idis ka? Yeah. Pag naka-polite siya, ito yung not, ano eh, polite na to, no? Hindi ibig sabihin na mag-polite pa ako, hindi to polite. Polite na yan siya. Pero meron pang mas polite sa kanya. Mas polite na. So, hi, Timo. Yoroshi. Yung pinaka-polite dun sa E is Yoroshi. Disyoka. Huh? Yan, naka-polite na siya. Pare lang sila ng meaning. So, kung kukunin mo yung meaning doon kanina, hindi siya magtugma eh, no? Kasi medyo ano yun eh. No? Iba yun, sa N5 to. Yan, this meron ba sa N5? Wala nga ano dito, no, sa so dapat na alam na to kasi yung mga polite at saka not polite, no. So marami kasi yung ibig sabihin ng disyo. Maliban dito sa binanggit ko, meron pang ibig sabihin ng disyo, no? Dun sa N5, sa N5 siya, no? So, ngayon dun sa taas, iba din. Dun sa isang nabanggit ko, iba din. Tapos, meron pang iba, no? Ngayon dito, ano ba yung kukunin natin na meaning dito? So, yung this lang to, no? Mirasang wa, kimas, kuro, kaya lang, hindi ka mag-dis ka dito, eh. No? Bakit nakakuro siya, no? So, kimas ka, pag naka ano ka, pag naka dictionary form ka dito. Yan. This joke ka, no? Naka ano siya. Do you think Mr. Miller will come? No? So, miss, mirasang wa, kuro this joke ka. So, tabon, kuro this joke. No? Yan. Tabon, kuro this joke. Ibig sabihin, I guess so. No? So, yun yung ano, no? Maraming ang ano, tawag dito. Ibig sabihin ng this joke. Dito naman, pwede naman pala i-ano to dito eh. Kung isipin natin mabuti. Ito, mirasang makuro di siyo ka. I-apply natin yung kanina. Kuro. Di siyo ka. Tabon. Kuro.
issue. So, pagdating sa verb, yung meaning ng this is will. No? Will. So, ngayon dito, so, mira sangwa, puro disyo ka. So, do you think, iniisip mo ba? O, yung since, yung ano, disyo dito is will, yun. Do you think Mr. Miller will come? Kaya may will dito, no? Tapos, yes, I think Mr. Miller will come. So, do you think Mr. Miller will come? Yes. Yes, I think. O siguro, kung magano, no? Yung salitang, siguro, or perhaps, yes, perhaps Mr. Miller will come. No? Pasok din pala siya dito sa sentence na to. No? So, ipakita ko lang yung tatlong meaning ng ano, this addition. Yung will. No? Wag tayo mag-stick dito sa will, no? Kasi pagdating sa adjective, hindi siya mababanggit. No? Yung some information he has. Okay, she has. Tapos this yung politer than this. Tapos yung this yung ka. Ay, dito. This yung. Yung shall. Yeah, shall. So, yun yung ano, no? Yun yung tatlong titingnan natin na meaning. So, i-analyze muna natin yung sentence. Bakit ano? Bakit na may disyo dyan? So, kung ma-analyze muna yung sentence, makikita, malalaman mo kung saan sa tatlo. No? Since yung ano dito, yung sentence is mirasangwa, puro, naka-verb siya. No? Wala kang ibang kukunin na meaning eh. Since dito is naka-ano siya, naka-ganito is noun this. Hindi pala pwede dito, for example. Pwede mo. Napama sa awa. Sorry. Sensei. This. Now on this, no? Si Mr. Palmer is, na. Palmer sangwa, sensei this, yo. Ibig sabihin yung kukunin mo na meaning dito is yung politer than this. No? Bakit? Noun to eh. Since, no? Ito naman is verb. Print form. Tapos this yung. Kagayan yan dito. Ito is a verb. Ito naman salit ng is a noun. So ito is a verb. Wala kang ibang kukunin na meaning, no? Kundi yung salitang some information he has, no? Yung kukunin mo na meaning eh, no? Ito naman sa part na to, masyadong halata to kasi pa ano yan eh. Tawag dito. Pauta yung shall, no? Tapos, tutulong ba ako? Kaya, salit lang. Yung di ba, sorry. Mali yung ano ko dito, sorry no. Kasi, mali ko lang nang lagay. For example, hasta Manila eh. Iko. Disyo. Kaya lang may question mark, no? Ito, naka-verb siya. Ayan lang, may question mark. No? Kundi yung kukunin mo yung meaning na diba? Diba pupunta ka bukas? Diba pupunta ka bukas sa Manila? So,
doon mo ma-identify, no, kung ano yung ibig sabihin ng dish na to. Sa una, naka-verb, tapos walang, ano, pag nakakalang, no? Yan. Nakakalang. Tapos, dito naman, sensei, naka-noun des. Dito naman, naka-verb, tapos naka-question mark yung sa diba natin, no? Hindi naman siya mali eh. Na do you think Mr. Miller will come, no? Yan. Yes, perhaps Mr. Miller will come. Kaya titingnan mo sa English, no? Hindi naman siya mali. Yung tabon. So, yun yung ibig sabihin dito na sa tabon, no? Tapos dito naman sa musika stara, this adverb is used with kamusirimasen. Ito. Yung musika stara, salita na. Use with kamus siri masin. Palaging may kasamang kamus siri masin to. Yung kamu, musika stara. For example, no? Dito. Musika stara sanggatsu ni sutsugyu dikinai kamus siri masin. No? Other is possibility I might be unable to graduate in March, no? This adverb is used with kamusirimasen in most cases. A sentence with musika stara expresses the idea that there is less of a possibility of some event or situation occurring. Ano pala? Yung may ano, no? Yung musika stara, yung assuming, isa yan sa meaning niya. Kaya lang kung binasa ko yung sentence, iba pala yung gamit ng musika stara dito. Mahaba dito eh, assuming, no? Doon sa ibang pattern. So, less yung ano niya. Less of a possibility. Kailangan talaga basahin yung ano, sentence, no? Kailangan basahin siya, no? Kasi pag hindi ko basahin, kagyan yan, na ma-misinterpret mo siya. Kasi yung pagkakalam ko dito, assuming, binasa ko, iba pala yung meaning. Kailangan talaga basahin, eh, no? Yung para hindi ka magkamali, hindi mo siya ma-misinterpret. Kagaya ng sadisyo. May tatlong meaning, no? So, for example, no? There is, yung might be, there is a this possibility. Yan ang ay ano natin, no? Possibility na hindi ako makaka-graduate this March. So, ako to sino? Sanggatsuni. So, ko to sino? Sanggatsuni. Musika stara. Sorry, nakalimutan ko. Musika stara. Sutsugyo. Dikinai. Kamu. Siri masin. No? So, there is a less possibility na hindi ako makakagraduate this March, no? Musika stara. Yung salitang there is a less possibility. Yung salitang ano, no? Might be unable. Yung salitang might be, no? Yun yung ano, eh. Less possibility. No? Hindi kasi ako mag-stick doon sa translation, no? Yung salitang might be, doon ako mag-stick doon sa sinasabi, sa description, kasi maraming example na hindi mo bababanggit yung salitang ano, salitang might be kanina din, no? Eh doon ako mag-stick doon sa sinasabi, no? Sa konteksto ng sinasabi. So dito naman, another example dito. There is a less possibility
na mababagsak ako sa exam. Na mababagsak ako sa exam. Kasi hindi ako napag-aral. No? So, musika stara. Stara. Si Kini. Si Pai. Suru. Tamo, si Rimasin. No? So, palaging kasama yung si Rimasin dito, no? Yeah. Use with kamo si Rimasin. In muskise sa sentence with musikastara, ayan. This adverb is used with kamusirimasin. No? Huwag kalimutan to. Tapos dito naman sa number 5, nani ka, sinpay na kuto. Yun lang. So, nani ka sinpay na kuto, no? So, yung sinasabi dito, as yun in number 12, you cannot say sinpay na kuto. As sinpay na, nani ka. But you should rather say, nani ka sinpay na kuto. Other similar examples are, nani ka, tapos, mono, doko ka, tokoro, dari ka, hito, at saka iska, toki, etc. Ano pala to dito, no? Na may sinasabi siyang similar, no? Ilagay ko lang yung similar niya, no? Dito sa nani ka muno. Bago ko ipaliwanag, no? Nani ka. Tapos muno. Tapos yung isa, doko ka tokoro. Doko ka tokoro. Tapos dari ka hito, iska toki. Dari ka hito, asika, iska toki. So, yung salitang nani ka, sinpay na kutuwa, nandis ka. May nandis ka. Salita, no? Kunat si sinpay na kutu. Nani ka. Sinpay na kutuwa. Tanong to, na hindi siya nakakompleto. No? Yung salita na yan, tanong yan, na hindi siya nakakompleto. Nag-ano lang siya, nagpapakita lang siya dito ng kasimilar niya. Ito, mga tanong to lahat, eh. Kumpletuhin natin, no? Yung tinasabi dyan. Nani ka, sinpay na kutuwa. Nandis ka. Arimas ka. Kutuwa, arimas ka. Ibig sabihin, is there anything bothering you? Andun yung is anything bothering you? Nani ka sinpay na kutuwa? Arunis ka? Ito yung pinaka-kompleto niya. No? Ito is tumutukoy sa ang bagay ito. No? Tumutukoy sa ano, sa something, mga bagay-bagay. No? Dito naman, about sa lugar. Ito is about sa person. Ito is about sa panahon. No? Yan. Ito, tumutukoy sa bagay na concrete, concrete things na yung concrete noun. No? Ito, hindi siya concrete noun to eh. No? Ito is a concrete noun. So, for example, sample lang natin yan, isa-isa, para mas maintindihan natin. Nani ka. Tapos yung ano dyan, yung tawag dito, yung isla, nakalimutin tawag dito, no? Yung nakalagay dyan,
is a verb, no? For example, nani ka tabitay? Muno. Ga. Arundis ka? O arimas ka? Ibig sabihin, meron, habang, gustong, kainin. Tapos, yung dito naman, tumutukoy sa lugar. Sabi, doko ka. No? Imisiga arima. Ito kuruga. Doko ka. I. Kuruga. Arimas? Arimas ka? Meron bang punutsikako ni? Lagyan natin ng ano dito? Punutsikako ni? Duko ka? Tapos, ito kuruga arimas ka? Meron bang mas? Meron po bang? Magandang lugar? Dito malapit so dito naman sa dari for example dari ka dari ka kikitay kiko ko tuga for example no kiko kutuga dikiro kitua imas ka ay nilagyan yan no? Hindi siya naka hindi talaga nilagyan na isang word kasi iba-iba yung pwede mong ilagay dyan eh. No? So dari ka kikukutuga dikiro hitua imas ka ibig sabihin meron po bang pwede nating mapagtanungan na tao. Dito naman, tumutukoy sa panahon. For example, it's ka, kikonsuro, salita na, kriputo, tarito, salita, tarito, kiko. Kaniyo kariski. O kaniyo. Kariru. Tuki. Iska. Ayaw pala. Iba pala yung meaning na iska dito. Kasi nakakae. Ibig sabihin in the future, sorry. O kaniyo. For example, okani mochi. Iska okani mochi no toki. For example, no? Ochi o. Katimas. O. Business. Masyadong lag kasi nag-record ako eh. No? Ibig sabihin yan, in the future, pag meron na akong pera, ay mag-business ako. So, panika. So it's ka o kaniga arutoki tapos business o katimas in the future pag meron ng pera ay magbi-business ako no so yun tinutukoy dito no yun yung tinutukoy do na iba't iba yung pwede mong ilagay dito no doko ka ito kuruga arimasin ka no yung kanina yung example ko pagsasagot ka naman dito sa kahit yung isa lang for example dito
dari ka tabitay muno ga arimas ka nani ka tabitay muno ga arimas ka. So asara po siya nang yes or no, no ay nani ka tabitay muno ga arimas. Oh, meron akong gustong kainin. Pag-iin naman, iye. Yung kajan, no? Yung kajan is magiging mo. Tapos, naka-negative yung verb dun sa dulo. Sabihin yan, no. Wala po akong gustong kainin. Masyadong mahaba nga lang ipag isa-isahin ko ng ano, no? Lagyan ng reply. Kung ano yung ginawa ko dito sa isa, no? Ganun din yung gagawin niyo dito. Pag hi, kopyahin mo lahat, no? Pag iye naman, naka mo lang yung ka. Tapos naka-negative yung verb, no? So, yun yung ibig sabihin dito, no? Sa number 5, medyo mahaba nga lang ito, eh. Pag ipaliwanag mo talaga na, no? Siguro maintindihan na yun eh, kasi may example ako dito isa. No? So dito naman sa pinakalas, quantifier de. So, yung de dito, added to quantify indicates the limit of a price, time, quantity, etc. Ito pala yung gamit niya. Indicate the limit. The price, quantity. Okay, isa, salita no. Time, etc. Necessary for an for a state or an action or an event to be realized, no? So, yung de is napakaraming gamit ang de, no? Mula dun sa in 5 hanggang dito, siguro nakalimutan ko na yung bilang, hindi na bababa sa 10 yung gamit niya. Napakarami, no? So, meron na naman tayong madadagdag dito na gamit ng day, no? Yung indicate the limit, the price, quantity, time, etc. Yun yung konteksto niya kung saan siya ginagamit. No? For example, dito sa price. Maliban dyan sa tatlo, no? Maliban dyan sa tatlo is pwede mo pang, ano? Pwede mo pang gamitin yung nasa in 5 dito. Yung sa quantifiers, no? Yung ibig sabihin ng quantifiers, no? Yung ibig sabihin ng quantifiers ay mag-start dito sa expressions of period, no? Hanggang dun sa counters, dun sa small animals, fish and insects, no? Ang dami nito eh, no? So masyadong marami yan. So, example lang, kahit yung ano lang, yung price lang. For example, sa halagang 40 pesos ay makakabili ka na ng isang kilong bigas. For example, no, ganyan. Sa halagang 40 pesos ay makakabili ka na ng isang kilong bigas. Yun yung sa price, no? So, piso de ichikiro kumi ga kaimasu. Palaging ano? Palaging ginagamitan ng potential, no? Yan. Palaging ginagamitan ng potential. Potential verb.
Marami ito eh. Masyadong mahapang lang eh. Ito pagdating sa price. For example, no? Sa halagang ano, sa halagang 20 pesos ay makakarating ka na sa SM. Ang dami niyan eh. Sa halagang 100 pesos, ano yung mararating doon? Yun naman yung tanong niya. No? Sa halagang 100 pesos, ano yung dito, no? Mararating doon. Eh. May example naman dito. Sang mang indi, video ga kay mas ka. Ibig sabihin, makakabili ba ako ng video player for ano, sang mang? No? Tanggalin mo yung ka. Sang mang indi, video ga kay mas. Ibig sabihin, makakabili ka na ng video player sa halagang tatlong lapad. No? So, yun yung surprise, no? Yung sinasabi na to be realized. No? Necessary for a state, an action, or an event to be realized. Dito naman sa time. Masyadong mahabang alapag. Ano pa natin? Siguro okay na to, no? Maintindihan naman siguro yun dito. Dito naman sa time, no? So, hindi kasama yung feeling time. Okay, magkamali dito sa time, no? Kasi may dalawa eh. Tilling time at saka yung expression. It's a time duration. Expression of period, yung time duration. Huwag kayo dun sa tilling time. Dapat dito kayo sa time duration. No? So, for example, siyempre yung time kasama ng minutes. Eh. For example, sa isang oras, itsi jikang. Sa isang oras, ano yung magagawa sa isang oras? Salit lang. Ay makakarating. Sorry. Manila karat. Tapos, Laguna. Mali. Masuri. Sukimas. Ibig sabihin, mula Manila hanggang Laguna, no? Kung sasakay ka ng bus, ay makakarating ka doon sa loob ng isang oras. No? Mula Manila hanggang Laguna, kung sasakay ka ng bus, yung basude, no? Masyadong mahaba nga lang dito eh. Transition, no? Ay makakarating ka doon, no? Yung tinutukoy Laguna, yung doon, sa loob ng isang oras, no? Kung ano yung magagawa doon sa isang oras. So, yun yung sa time, no? Last dito is sa quantity. So, quantity masyadong marami. No, bakit? Mag-start ka dito sa counters hanggang doon sa ano, no? Sa small animals, fish and insects, no? For example, yung ginamit ko na quantity is about doon sa tao. No? Putari, de. Dalawang tao is putari. Kahit isang example lang. Siguro, maintindihan natin. Eh. So, putari, de. Ako, no? So, kuwega. Motemas. So, putare de kuno chokega motemas. Ibig sabihin, mabubuhat na po ito. Kaya na po itong buhatin ang table na ito sa dalawang tao. No? So, putari di kuno chokega motemas. Kaya na po itong buhatin ang table na ito sa dalawang tao. No? So, yun yung ano, no? Yun yung sabihin ng quantifier di dyan. Yun yung pinakalas dito sa discussion natin. So, hindi naman siguro mahirap, no? I-ano nyo lang. I-review nyo lang siya.
para mas maintindihan pa. So may tanong kay dito si Carissa Sang, may tanong kay dito ma'am. Andyan pa si ma'am Carissa. Marami po sa. Ala. Si Peralta Sang. Wala din po, sensei. Wala. Si Shirika Bianca. Wala po, sensei. Wala. Si Amanda Sang. Wala nang tanong, ma'am, Amanda. Makaumalis si ma'am. So ngayon is ipaliwanag ko muna yung assignment natin dito. Sa 30 sa 32 no. Kung paano siya sagutan. Sensei, favor po. Yung instructions, instructions po, pakisulat na lang sa notes mo. Yung explanation, yung instructions po para sa quiz. Wala po ba? Ay, yung isali mo na lang sa notes mo dyan. Dito? Dito? Apo, yung instructions ng karakter. Actually, naka-record na to. Isend ko na lang yung recording eh. No? Ay, okay po. Sige po. Naka-record na. Okay lang po. Salamat. Kahit hindi na diretso na yung ano eh. So, dito na sa lesson 32. Particles lang to. So, siguro alam nyo na yung particles eh. No? So, for example, ikima de aroite, gofun de, ikimas. Yung pinakalas na pattern natin ngayon, na quantifier de. No? So, particles lang to dito na sa 32. Sa 32, 1. Test 1. Dito naman sa number 2. Yung advice someone to do something at saka advice someone not to do something. No? For example, Arin kiwa yas kumimaskara hayako hutero o iyakusta kuga ides. So, dalawa, no? Dalawa yung pwede mo ilagay dito. Paki-analyze kung nakanay kuga ides ba siya or sta kuga ides. Kasi dalawa yan eh. No? Advice someone to do something at saka advice someone not to do something. No? So yung ano, kuga ides yung isasagot doon. Dito naman sa number 3. Yoko harite maskara kunyawa kito husiga kiridesyo. Kayo pala yung mag-isip ng ano dito, ilalagay, no? Yung disyo, apat yung involved, no? Verb, adjective, na adjective, pati yung noun. So paano mo malalaman kung saan doon sa apat na yun? Kailangan mo lang i-analyze yung sentence. No? Kailangan mo i-analyze yung sentence, no? Kung naka-adjective ba or verb or a noun. So, kayong mag-isip dyan, no? Tapos dito naman sa number 4. Kuto o muti kundis ka. Yan. Yorowa, sumukunaro ka mo sirimasin kara. So, dito, isa naka-verb, plain form. Kayo din yung mag-isip ng verb dito na naka-clean form, no? Tapos, yung ano pala dito, yung sagot pala dito, hindi palagi naka-positive. May negative din, no? For example, dikinay, kamusirimasin. O dikiro, kamusirimasin, no? Meron din siyang negative. Tapos, dito naman sa number 5, Influenza kamusirimasin kara kaya kubyuin e ita huga ides. So ikaw yung mag-iisip ng andun pala yung sagot, no? Isipin mo lang yung ano dito, sagot dito, dito ka lang pipili. So yun yung pinaka ano, no? Pinaka last dito yun sa pipili ka ng sagot dito sa box. So, ano ko muna to?